Hi, ako po si GM Serrano TV, isang coin collector at vlogger. Gumagawa po ako ng mga videos tungkol sa aking mga koleksyon at nagbibigay ng kaalaman at tamang impormasyon sa presyo ng bawat coins at banknotes. Kaya kung gusto ninyong magkaroon ng idea tungkol sa value ng inyong mga coins at banknotes, ay mag-subscribe na sa aking channel at click the notification bell para lagi kayong updated sa bagong videos na i-upload ko. Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. For today's content guys, ay napaka-importante nito. Kasi may mga Facebook page ngayon, may mga gumawa ng mga Facebook page na nagkakalat na bumibili sila ng 20 peso coins sa halagang 600. So kung meron kayong 20 peso coins, bibilhin daw nila. Tapos may mga post din sila na kapalit ng 20 peso coins nyo ay brand new cellphone, tapos meron ding kapalit ay motor. Ayan, yan yung mga pinopost nila. Tapos yung mga pinapakalat din nilang mga pictures na legit daw silang bumibili nito. Ayan, nagpo-post sila ng mga tao na merong hawak na pera. Sa ngayon guys, kung susuriin mo yung pictures, no? Kung masusi mo nga titingnan, makikita mo na edited yung iba. Yung iba kasing pictures, halimbawa may hawak silang pera, nasa ang background ay nasa Palawan. So parang proof na kinlaim nung nagbenta ng 20 peso coin sa Palawan yung bayad, no? Ng ito nga ang mga nagsasabing bumibili. Meron namang iba guys na kung mapapansin nyo naman, parang ginrab lang, no, sa mga Facebook. Kasi paano ko nasabi guys, kasi kung papansinin ninyo ay yung ibang picture ay parang yung nung time na tumatanggap tayo ng ayuda from the government. So merong mga nakapila, may mga upuan. Ayun, tapos siguro yung iba kasing kababayan natin bilang pasasalamat sa nagpo-post ng mga pictures na yun nga nakatanggap na sila ng ayuda from the government. So yun yung mga post nila guys. Ngayon, ang mahirap kasi ngayon guys, yun nga, hindi naman sila nagre-reply sa mga comments. Kung titingnan nyo yung mga comments, marami nag-comments na meron silang ganitong coins. Yun, yung 20 pesos nga. Pero kung tatanungin mo sa kanila guys, ay wala naman daw reply. So meron namang ano doon, nagko-comment minsan yung page. Nagbibigay sila guys ng ano, ng link. Ngayon, ito yung iiwasan natin sa ano guys, no, sa mga ganito. Unang-una guys, most probably hindi naman kayo hihingan ng pera niyan kasi ikaw yung nagbebenta ng coins eh. Tapos pwede guys ang hingin nila sa inyo yung personal information ninyo. Ayan, address or name, birthday. Ayan, para sabihin nilang ano, para isesend nila, no, yung kanilang bayad dun sa mga coins. Tapos ang ano dyan guys, ang isa pa yung nagpo-post sila or nagko-comment sila ng link kung saan parang magre-register ka. So ang gagawin mo doon, syempre pipilapan mo yung ano, yung parang form or sa website na yun, lalagyan mo ng pangalan mo, mga personal information ba. So maaring makuha yung mga personal information nyo. And pwede nila itong gamitin laban sa inyo or pwedeng gamitin nila para makapang-scam ng ibang tao. So yun ang ano ko guys dito, kaya ginawa ko talaga itong video dahil collector din kasi ako. Ang daming nag-ano guys, nagsisend sa akin ng 20 peso coins. Tinatanong nila kung bumibili ako. So lagi ko namang sagot sa kanila na hindi ako bumibili ng 20 peso coins. Nung kasi ano, nung time na bagong labas 'yan guys. Nakaka ano pa, no? Nabebenta pa nila yung ano, yung year 2019 sa halagang 40 pesos that time. Pero ngayon, I think ano, dumadami na kasi yung mga nilalabas ng BSP. Although mga 2020 na nga lang. Hindi ko lang sigurado guys kung may bumibili pa ng year 2019. So magkagayon pa man guys, yun nga sinasabi ko sa kanila, hindi ako bumibili ng 20 peso coins kasi nga common lang.
Ang nagkaka-value lang yan guys, sabi ko sa mga ibang video ko, pagka meron niyang major error na ano, na yun nga, na present dun sa coin. So yun yung ano guys, no, yun yung isa pang parang nagiging result ng ginagawa nilang pagpo-post ng mga fake infos, fake news. Ayan, na kasi ang tao naman, no, sino ba namang hindi gugustuhin na yung 20 pesos mo maging 600. So kaya yon guys, no, beware na lang sa mga ganong Facebook post or mga Facebook page na nag-aalok na bibilhin daw yung 20 peso coins nyo. Tapos meron din namang iba guys, sa ibang platform gaya ng YouTube, ganon din yung ginagawa nila. Sinasabi nga nila na ano, kung napanood nyo yung previous video ko, sinasabi nila na ano, binibili nila ng 40,000 kada isang coin. So sinasabi nila meron daw error yon. So I think hindi guys, no, hindi talaga aabot ng ano, ng 40,000 yon. Or yun nga, ang sabi ko nga face value lang yun eh. Parang hindi naman talaga considered as major error yung sinasabi nila. Pero magkagayon pa man guys, yun nga, check nyo na lang yung mga pinapanood ninyo. Tapos yung sa mga Facebook page din, pwede nyo naman ano yan guys, no, marami naman kayo, marami naman tayo, pwede naman nating i-report, no, sa para din sa atin kasi yan guys, or para sa inyo kasi kaming mga collector, may mga idea na kami regarding sa mga coins na yan. Eh yung ibang tao na umaasa na bibilihin ng 600, di ba, kawawa naman. Tsaka yung mga YouTube channel, pwede din namang i-report yan regarding ano, pagpapakalat ng ano, ng maling information regarding sa mga coins. So yun lang yung ano ko guys, no, yung concern ko dito kasi baka magamit sa pang-scam yung mga infos ninyo, personal information. Kaya ingat-ingat din tayo guys sa mga ano, Facebook page or mga Facebook posts. So yun guys, nabigyan ko kayo ng idea regarding sa 20 peso coins. Magkakaroon lang yan guys ng higher than face value kapag ka meron niyang major error. Pero kung wala guys, common lang yan. Ang value niya is face value. Kung yan ay 20 pesos, yan pa rin ay 20 pesos. So yun lang guys para sa video na ito. Sana may natutunan kayo. At ingat na lang guys, no, sa mga ganitong ano, parang modus na rin ito. So muli guys, maraming salamat sa panonood.